Yo, what's up mga kapet malu, and we are back again sa ating panibagong video. And this time mga lodi, pag-uusapan natin yung ating mga battle flags. Alright, kaya sa mga bagong viewers natin dyan, don't forget to subscribe Pet Malu TV Gaming and click the notification bell. Like, comment, and share. Let's go! Alright mga lods, so kung nakikita nyo mga lods, battle flag, ito yung suot natin. Ayan. Ito yung battle flags natin mga lods, ito para sa 4th tier flag natin mga lodi, so na-upgrade ko na yan. Ayan, ito naman yung para sa ating 3rd tier and 2nd tier mga lodi pets. So per tier mga lodi, meron siyang different classes ng flag. Ayan, so ang nabuksan ko pala dito, pang 4th natin, and marami yan. Then pwede mo yung i-promote mga lodi. Siyempre, kapag once na hindi mo pa yan na-promote, single flag pa lang yan mga lods. Ayan, single flag pa lang yan. Kapag na-promote mo na siya, meron kang additional na increase skill damage sa 20%. May attack ka pa dito and HP. Ayan, ayan lang. Alright, and siyempre mga lods, meron pa siyang exclusive option na 5% excellent damage. Alright, para naman dito sa ating 3rd tier flag, so 23% yung additional natin dito na increase skill damage mga lodi. Alright, and sa ating 4th tier flag, 26% naman yung additional na skill damage. Alright, and same lang yan mga lods, may exclusive option yan na 5% na excellent damage. Alright, so ano ba yung kailangan natin dito mga lods para ma-promote mo siya yung from single flag to double flag mga lods? So ang kailangan lang naman natin dito is yung star runes mga lodi na makikita natin sa ating guild shop. Alright, so 150 to mga lodi. Ayan, 150 na senya. Insenya ba yun? Basta bahala ka na magbasa doon mga lodi. Ayan, so ito yung inuna ko mga lods. Pero, mas okay din mga lodi na unahin nyo yung pattern. Alright, kasi 34 lang to na insenya eh. Ayan, ito kasi medyo mahal to lods. Ayan, 150. Pero inuna ko kasi to mga lodi. Ewan ko kung bakit. Pero mas maganda din unahin yung pattern. So, mamaya explain ko sa inyo kung bakit na maganda rin yung unahin yung pattern. Pero kasi gusto ko kasi yung may double flag, double flag, kaya inuna ko to. Medyo mahal nga lang, apat kasi na ganito yung kailangan mo eh. Ayan, dito sa ating 4th tier. Pero dito sa ating tier, 2nd tier na flag mga lodi, ito yung single flag. Ayan, so kapag nag-promote kayo mga lods ng single flag dito sa tier 2, 3 lang na star rune yung kailangan nyo. Okay, sa 3rd tier, 3 lang din ata or 4. Ayan, correct me if I'm wrong. So comment nyo na lang mga lodi, nakalimutan ko na kung ilan yung kailangan. Ayan, sa 3rd tier. Basta sa 4th tier mga lodi, 4 na star runes na yung kailangan mo dun para ma-promote. So yun mga lods, ang dagdag lang kasi ng promotion is 5 increase na skill damage. 5% lang yun mga lodi. And excellent damage na 5% din. So, which is mababa siya pagdating sa stats kasi mahal to lodi, 150 insignia eh. So 150 insignia each. So medyo mahal siya pagdating sa insignia kaysa sa dagdag na stats na bigay nito. Ayan, so 5% skill damage lang and 5% din na excellent damage, 'di ba? Ayan. So suot muna natin mga lodi yung ating purple flag. Bumili ako niyan mga lodi para dito sa sample sana, pero nadalo ako, sayang naman yung ating flag fragment. Pero okay lang din. Ayan mga lods. Ayan. Kasi dalawa yung bibili niyan mga lodi ha. Dalawang flag yung bibilihin nyo kung gusto nyo i-promote yung flag. Alright? And bibili ka pa ng insignia. So kaya mahal lodi. Kaya mas maganda pa rin dun sa pattern. So dito para sa ating second tier, so 3 na star rune yung kailangan mo dun. And 1 creation lang. So pagdating dito mga lodi sa ano naman, sa pagpapromote naman to red, ayan. So ang dagdag lang naman dito ulit is 5% na skill damage and attack bonus na 2%. Ayan, okay naman siya kung meron kang pambili nito, ayan, yung ating sunshine rune. So makukuha mo lang naman ito mga lods kapag nagta-top up ka sa mga event. Alright, kaya medyo mahal ito mga lodi. For me, wag nyo nang unang gawin, ayan, kasi hindi naman siya ganun ka-worth it. Yung dagdag na stats niya, mas okay pa rin mga lodi yung ating pattern. So punta natin yung pattern mga lods. Dito tayo sa pattern. Alright mga lodi, so sa mga hindi pa nakakaalam, sa pattern flag mga lods, meron siyang specific pattern para ma-open mo yung dito sa gitna. Ayan,
So ito yung power of destruction pattern, mga lods. Apat na green, tapos dalawang purple. So magkakaroon ka dito ng PvP damage plus 3%, defense ignored na 2.5%, and defense power na 180. So ito naman, mga lodi, kasi bakit ito yung pinili ko muna na i-activate? Dahil mas mataas siya, may defense ignored. Unlike dito, mga lods, sa third tier, hindi ko pa kasi na-open dito eh. Ayan, hindi pa ako nakabili ng ganito. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga lods, mas okay din unahin yung pattern stones kaysa dun sa pag-promote ng flag. Pero nakadepende sa inyo yun kung anong option nyo. Ako kasi inuna ko yung pag-promote ng flag. So dito naman, mga lods, kapag ito naman yung i-activate mo, so damage taken dito minus 5%, tapos excellent damage chance, meron kang plus 6%, tapos may attack power ka pa na plus 200. Kapag apat na green and dalawang unique or purple na gem yung ilalagay mo. Pero kapag anim naman, mga lods, ito yung anim na green lang. Ayan, so ito yung makukuha mo na option. So kapag na-activate mo na siya. Ayan. So kasi yung iba, mga lods, ginagawa ganito. Deactivate muna natin yan. Ginagawa, mga lodi, ganyan, apat. Kasi hindi mo naman pwede malagay ito eh, dito. Ayan. Ang pwede mo lang malagay dito, mga lods, is yung red and yung green. So, pwede mo siyang i-level up. Ayan, kapag marami ka ng unique na purple. Kasi may additional din yan, mga lods, na may additional stats din yan, mga lods, kapag ni-rank up mo. Alright? So, sample, ganito. Ayan. Kapag once na level 5 mo yan, mga lods. Level 3 pa lang kasi ito lahat, mga lodi eh. Ayan, level 3. So, level 3, ito yung additional natin na stats na option. So, 12% na skill damage. Kapag once na level 5 mo na ito lahat, mga lodi, so, magkakaroon ka na ng critical damage na plus 8%. Kapag na level 7 mo naman, excellency resist na plus 8.6%. So, pag na level 9 mo naman, so max level na ata itong level 9. I'm not sure of that, mga lodi. So, may PvP damage ka na plus 5% kapag na level 9 mo na lahat ng inyong mga stones, ayan, or gems. Ayan, yung para sa ating flag pattern, mga lodi. Kasi kapag once na nilagay mo dito, mga lods, replace natin to, example. Ayan, so madadagdagan ka dito ng may option din naman kasi to, lodi, eh, kapag once na unique. So meron ka lang na plus 2.5% na skill damage, which is good din. Ayan, which is good. Pero mas mataas yung additional mo, mga lods, kapag once na nilagay mo siya dito or na perfect pattern mo siya. So, choose ka lang dito, mga lods, ng pattern mo. Kapag nagta-top up ka, lodi, may chances ka na magkaroon ng red na pattern stone. Alright? So, mas maganda, activate nyo yung sa gitna. So, pili lang kayo dito kung anong gusto nyong pattern. Alright? Or, kung hindi pa nabuksan yung 4th tier mo na flag, so, mas okay. Pwede rin dito sa 3rd tier or 2nd tier ka pa lang, pwede rin na kumpletuhin mo yung pattern mo. Kasi dito, mas mababa yung option eh. Damage taken decrease lang to, mga lodi, minus 5%, and excellence damage na 6%, which is good din. Pero mas pinili ko, mga lods, yung defense ignored. Ayan, ito. Alright? So, replace natin to. Ayan. So, paano naman mga lods mag-upgrade or mag-level up? So, limbawa ito level 3 kasi makukuha mo, diba? Pag nakuha mo to, level 3 na agad yan. So, male-level up mo lang yan, mga lods. Click mo lang tong level up. Ayan. Kailangan mo lang dito ng isa pang level 3 pattern para mag-level 4 siya. Alright? So, yun lang yung kailangan mo. So, yun. Dahil kulang pa naman tayo, tsaka na, lagay muna natin dito. Sayang din naman yung additional na option. 2.5% din kasi yan, mga lods, sa decrease skill damage yung dagdag niya. Kapag na level 4 mo na yan, mga lods, magiging 3% na yan. So may additional lang siya ng 0.5%. 0.5% to. So 0.5%. So sayang nga kung bakit ko to na level up, sana nilagay ko na muna dito. Pero okay lang. Wala tayong magawa diyan, na level up na natin. So kapag gusto mo naman i-level 5 tulad nito, level 5 ko na kasi to. Kasi nung na-attack ako, ang daming
nakatambay sa backpack nung second tier pa lang, ni-level up ko na agad. Ayan. Hindi ko. Diba? So, naging level 5 na siya. Ang kailangan mo lang sa level 5, syempre, dalawang level 4 ka na dapat. So, yun. 5.5% lang kasi yung dagdag dyan, mga lods. Mababa lang. So, mas maganda, stick ka muna sa dito, sa level 3, tapos i-completuin mo yung inyong pattern. Alright? Para mabuksan nyo, mga lodi, itong set, yung inyong option dito. So, nag-iipon ulit ako ng insane niya, mga lodi, para at least makabili ulit tayo ng ating pattern stone or pattern spirit para at least mabuksan naman natin yung pattern dito para sa ating third tier and fourth tier. Alright? So, yun lang, mga lods, para dito sa ating flag. Ito na yung progress ng ating flag, mga lodi. So, ile-level up na natin tong ating green. Ayan, kasi nakompleto ko na lahat, mga lods. Ayan, ganito lang naman mag-level up, mga lodi. Napaka-easy. Ayan, click nyo yung level up. Need nyo lang ng isa pang level 3 na pattern stone para maging level 4 siya. So, ang goal ko dito, mga lodi, dapat mapa-level 5 ko na to. Ayan. Mga next week siguro, mga lodi, kaya natin pa-level 5 yan. Kasi kailangan natin dito ng critical damage na 8%. Diba? Ayan, mga lods. So, nakita nyo, mga lodi, papa-level 4 na rin natin to. Ayan. And konti na lang, mga lods. Konti na lang. Kailangan kasi natin ng level 4 din for the level 5. Kaya ko na siyang pa-level 5 yung tatlo, pero kulang pa ako ng isa pa. Ayan. Pero siguro, pa-level 4 ko na muna. Ayan, tapos kukuha pa ako ng isa pang set para at least ma-level 3. So, na-open natin lahat, mga lods, yung pattern. So, yung kinaya ko lang naman is yung green, di ba? Na green-purple pattern. Hindi natin kaya yung pula. Ayan. So, yan, mga lodi. Sayang kasi, mga lods, 8% na critical damage din yun. Mataas yun, mga lods. Kaya sa mga hindi pa nakapag-promote ng flag, huwag nyo na munang i-promote. Mas unahin yung mga lodi yung pag-pattern. Ayan, yung pattern dito, mga lodi. Kasi napakaganda ng stats na bigay na ito. Okay? About naman dito sa awakening ng ating flag, mga lodi. So, pag-usapan na natin sa next video siguro, mga lods, para hindi na masyadong humaba tong video na to. And sobrang ganda rin tong awakening, mga lodi. Sobrang daming stats na pamigay dito. Ayos? So, see you next video, mga lodi. Huwag kayong mawawala. So, yun lang, mga lodi, muna sa ating flag. Alright? So, pwede mo, ito pa pala, lods, last. Pwede mo rin siya ma-refine. So, gamit itong refined crystal. Alright? So, mabibili mo rin yan dun sa ating guild shop. Insenya rin yung kaila, pwede mong gamitin dyan. So, nga lang, base lang yung additional dito. Alright? So, that's it, mga lodi, para sa ating battle flag. And kapag may kulang pa ako, mga lods, don't forget to comment down below para at least open naman tayo sa mga suggestion nyo, mga lodi, and sa comments, mga lods, may kulang ako, may mali ako, or ano pa yung kailangan natin dito sa ating flag. Alright? So, comment nyo lang, mga lodi, and that's it. Maraming salamat sa panonood, and sana nakatulong tong video na to para sa mga hindi pa alam about sa flag pattern and sa mga expert naman about flag pattern. Lods, open kami for your comment. Alright, so that's it, mga lods. See you next time, and syempre sa mga bagong viewers natin dyan, don't forget to subscribe Petmaro TV Gaming and click the notification bell. Like, comment, and share. Mamba out. Peace! What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? A darling, I'm